Hey yo, what's up sa inyo? WB in the house. At yon, muli na naman tayo nandito sa ating reaction video o dito sa news reaction na kung saan nandito tayo muli sa Pinas News Insider. No, subscribe kayo dyan sa ating mga kabalita. At ito, muli na naman nating tampok o ating itatampok ngayong araw. Itong kakapasok lang, sarado na UP Diliman Scholarship, tanggal agad biglang utos ni PBBM. At yon, i-play na natin. Bigyan na natin ito ng news reaction. Game! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang diumanoy balitang dapat tanggalan na ng scholarship ang mga estudyante ng UP. Sila ang tunay na ugat ng makakaliwang grupo. Ito ang naging panawagan ng taong bayan. Nang mag-viral ang nangyaring riot sa loob ng UP Diliman, ang isa sa pinakamalaking universidad ng bansa. At ayon pa sa ilang mga eksperto, ay tila katapusan na ng mga recruiter ng mga makakaliwang grupo ng mga kabataan sa UP. Dahil ang bagong chancellor ay pro-government na. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Nag-viral nga ang videong ito na nangyari sa loob ng UP kung saan nagkakagulo ang mga estudyante. Ayon sa isang reliable source, hindi daw di umano matanggap ng mga estudyante ng pinakamalaking universidad sa bansa na natalo ang kanilang pangbatong kakamping katdilawan na si Fidel Arnamenso na isa sa mga nilampaso sa deliberation ng bagong leader ng UP. Ganito yung mga ano no, yung mga kadilawan no, yung mga syempre, 'di ba? Yung mga tutol ha, talagang kontra sa ginagawa ng ating gobyerno. Talagang hindi sila papatalo, hindi sila papatinag. Gagawa at gagawa sila ng paraan, kagaya ng rally na mga nangyayari. Diba mga kabalita? Tuloy na natin. At pro-government supporter na si UP College Law of Dean ang lawyer, Attorney Edgardo Carlo Vistan, bilang pinakabagong UP Diliman Chancellor. Nagwaldas ng gamit, nanggulo at nagbato pa di umano ang mga estudyante ng UP Diliman. Grabe. Dahil lamang sa di nasunod ang kanilang gustong mangyari. Biruin mo mga kabalita, parang hindi mga professional, oh, parang hindi mga estudyante na ganito gagawin mo. Diba mga kabalita? Grabe. Tuloy na natin. Sa isang pahayag, kanilang pinaninindigan na hindi daw sila mga makakaliwang grupo. Sila lamang raw ay isang Pilipinong ipinaglalaban ang pagiging makabayan. Bumenta na yung dahilan. Ngunit ang hindi nila nalalaman, nahagip ng isang kamera ang dalawang estudyante ng UP na suot-suot ang sombrero ng makakaliwang grupo. Noong una, hindi makapaniwala ang mga netizen na nakakita ng nasabing pruweba. Grabe. Na magpapatunay na karamihan sa nanggulo ay mga makakaliwang grupo. Ngunit nang linawan at ikumpara ang sobrerong suot ng mga ito sa mga kilalang makakaliwang grupo na may mga suot din itong mga sombrero, ay wala na silang kawala. Yun. Dahil ang mga kabataang nanggulo sa UP ay tunay di umanungang kaanib ng mga makakaliwang grupo. Yun mga kabalita natin, no? Halos yung mga nanggaling sa UP na nagiging NPA, mga kabalita, eh sila yung nagiging pasimuno, di ba, sa mga rallying nagaganap at sa iba pang propaganda para pabagsakin ng gobyerno. Di ba mga kabalita? Tuloy na natin. Hindi nga nagkamali ang Vice President at Defense Secretary na si Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos na tanggalan ng bilyong pisong pondo ang UP dahil ang mga inaakalang ilang scholar ng bayan ay naging tuluyan ng anay at kalaban ng bayan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinahingat komento. At ayon pa sa kanila, expel dapat mga yan, masyadong mga barumbado na. Kung ayaw ninyo ng patakaran, mamumuno, lumipat kayo ng eskwelahan, di kayo kawalan. Dami diyang mas matitinong mga estudyante, lalo na yung mga scholar ng bayan. Sayang lang paaral sa inyo, wala pa kayong naiambag sa bayan, mayayabang na, diktador na kayo.
Marunong pa kayo sa mga nakakataas sa inyo. Estudyante pa lang kayo. Nakakasirang puri kayo sa eskwelahan. Matagal nyo nang inahas ang government natin. Kami naghihirap OFW para mapaaral namin mga anak namin. Oo, nagbanat kami ng buto. Kayo, libre. Anay kayo sa nagbigay sa inyo ng scholarship. Kami mga OFW na magulang, need yan namin sa mga anak namin. Panahon na siguro na alisin sa scholarship program yung estudyante dyan sa UP na makakaliwa. Mas maraming estudyante ang deserving na maging scholar ng bayan. Dapat lang tanggalan ng scholarship ang student na makakaliwa na gustong ibagsak ang ating gobyerno. Baka hindi nila alam na galing sa taxes ng taong bayan ang ginagamit nilang pondo para sa kanilang scholarship. End quote. Do you think having the new chancellor this time can change the course of the whole community of UP? Kasi when it comes to the influence of the CPP and PANDF, kasi we're really hoping that someone at least can finally end this recruitment and everything that are happening there in the school. Yeah, I have faith in Carlo because he's intelligent. He knows his law. So I am sure he will make the necessary reforms at mga changes para maprotektahan ang mga karapatan ng ating mga students. I think that's a good start that we elect a chancellor that is not left-leaning. Because that's already a very good decision of the Board of Regents. That's the first step. Protect them. Protect the students by putting in a leader that is going to be fair and just. So ang feeling ko, okay yan si Carlo. Kasi he will listen to the left. Siyempre, dapat pakinggan mo sila. But then, kailangan ng decision ay ethical and legal and just. Mm-hmm. And dapat always for the protection of our students. We need safety at protection ng ating students, ang lahat ng decision. And I think he will start to make the necessary changes. So malaki ang chance, Doctor, na maputol na talaga ang ginagawang impluensya sa naturang paaralan na yan. Dahil alam natin, sa matagal na panahon, ito talaga ang paaralan na ito, ang UP, ang pinaka-top recruiter ng mga NPA hindi po natin may pagkakaila ito. Dr. Ted, ano po sa... Franco, ang feeling ko, nagsa-self-destruct na sila. Okay. I think the actions today, we didn't have to do anything. They self-destructed. So, lumalabas na yung totoo. I think, even yung time na naalala mo yung sinimenso, kinontra niya yung hands off our children na gustong mag-rally sa harap ng ano. And I thought that was a free space. The Oblation Plaza was supposed to be a free space where everybody can speak. Bakit niya pagbabawalan? Sila pwede magsalita doon, tapos yung hands off our children parents, bawal mag-rally doon. Yun ang talagang, sa akin to me, ay kalokohan, di ba? Parang, ang pwede lang magsalita doon, mga NPA, CPP, NPA. Hindi po pwede yun. So that is a free space of free speech. So kailangan pwede magsalita lahat. Parang napakalagay na ang UP ay maging anti-CPP, di ba? Pero sa totoo lang, maraming eskwela, napakaraming eskwela at nagmamigrate na yung mga yan, no? Yung nasa pamantasan ng lungsod ng Maynila na sila. Alam na nila kasi na maybe they see the writing on the wall, di ba? So I will never underestimate this communist terrorist, which is why I like so much what you said na dapat very anti-CPP. You cannot be passive, no? You cannot be just sitting there and I don't agree with the CPP, ganyan. And I don't agree with commune. No, you have to be, this is how, if you study history, this is how the other countries did it, how they expunged this inhumane ideology and why it became obsolete as it ought to, except in the Philippines, no? By being united and fiercely anti-CPP, everybody that will to really take it out of their system, no? To lance that superlative boil, no? Rotten and fulminant rot of the CPP, NPA, NDF. Dapat lahat tayo ganon, no? And I think, Lorraine, the way to talk about it to our youth is that there are countries that experimented to become communist and socialist. Yeah. And their economies failed. Venezuela, North Korea, and ba? China is not communist. China is a capitalist. Yeah. Yes. Capitalist ideology ang in-embrace. Actually, they term it something different. Communist yung kanilang party, pero actually ang ideology nila, capitalism. They embrace capitalism. Now they're the biggest economic power in the world. Pinatalo na nila ang America. So I think history in itself has told us that communism fails. Pag nilagay mo siya sa iyo, all the failed states actually implemented something like that. So why will young people espouse? Give me a successful country that is communist. There's none. It's a, which Zero. Is why it's an obsolete ideology, no? Because it's Correct. Already it's already been waylaid on the side track na talaga, dustbins of history. Correct. And yet this bunch of idiots from UP, no? The from UP even, no? Continue to fashion themselves as intellectuals and yabang-yabang they talk about Leninism, Marxism, like this intellectual snobbery without even knowing that it's already obsolete, guys. Tapos na yan, no? Yes.
So, I think Franco wants to say something to you. Actually, Dr. Ted, Ma'am Noreen, kung bibigyan daan natin yung mga komento ng taong bayan sa nangyaring pambubulabog ng mga aktivistang ito, pwede po natin i-flash ating screen. Yeah. Yung mga komento. Ayan, mula kay Vitasha Belmonte. Ito, considering na ang scholarship nila ay galing sa buwis din nating mga Pilipino, and worse, some of them became NPA. Yan. At iba pa. Keep on scrolling. Ito naman. Kahit sino kandidato, kahit sino kandidato nyo na di manalo sa mga kagagawan nyo, good job. What you thought, ito, what you thought and nurtured, they grew violent. See? Ayan. Sample lang yan. Good luck. Okay. What else do we have? Ito yung naging komento, Dr. Ted, Ma'am Noreen, ng ating mga kababayan na talagang wala ka makita, 100% sa kanila, ay hindi tanggap ang ginawang aksyon ng mga kabataang ito. Ito, all mula naman kay Charles Guerra, all fun and games until dumating mga pulis at sundalo. Diyan lang kayo, please. Ito, sinasabi nila, relax lang sila, pero pag dumating ang mga sundalo, ay malamang. Yun lang ang question ko rin, Dr. Ted. Up to now, hindi po ba makagalaw ang ating mga pwersa ng Estado sa loob ng campus? Pagdating sa mga ganyang klaseng mga very actions. Tolerant kasi ang university, no? Very tolerant din ang PNP because of the history na nagkaroon ng accord. So actually, dahil autonomous siya, may sariling UP police yan eh. Under kay Fidel Nimenso yun, yung UP police. Asan sila? Asan yung UP police? So siguro inutusan, huwag sila makialam, humiwalay muna sila doon. So ang feeling ko dyan, parang ano yan eh. Sila lahat, ang sinong dapat sisihin dyan, nangyari dyan, hindi dapat sisihin ng polis, di ba? Kasi ayaw mong papasukin ng polis dyan. Yes. So you are to blame. You, the leaders of UP Diliman, are to blame for this violence and vandalism and behavior. Nakakahiya. Ako, taga-UP ako. Nakakahiya ang sabihin ko mga taga-UP ang mga gumawa niyan. Yes, correct, Dr. Ted. Yung next na message sa atin is mula kay Elisa Melio. They're destroying a government property just because they can't accept defeat. Jail them. Yan. Hindi naman. Huwag naman ikulong. Ikulong. Tanggalin na yung scholarship nila. Tanggalin na sila dyan. Mag-aral sila sa ibang eskwelahan at magbayad sila ng tuition. Correct. How about ito, Dr. Ted? Magpapasok ako ng ibang bata na deserving na ano ng scholarship at matalino rin. Marami kasing nadideny dahil madaming batang gusto mag-aral. Yeah. Pero sila napipili dahil mas mataas ang grade siguro nila. At nakapasa sila sa UPCAT. Pero kung ganyan naman ang behavior nila, tanggalin sila sa free scholarship. Yan. At ating muling komento, ito, Dish. You think, Dr. Ted, should be expelled? They are there to study, not part of the decision making about authorities. Should they be expelled? Ang ganda niyan. Yeah. Ang ganda niyang sinabi ni Mama Lynn. Tama siya. Ang role ng estudyante ay mag-aral mabuti para pumasa ka sa iyong degree at makapagtrabaho at makapag-serve the people. Yun yung tawag nila, serve the people. Hindi yan serve the people kung wawasakin mo yung pintuan at pipintahan mo yung napakagandang door na may varnish. Ano ang masasabi mo, Ted? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento tungkol sa video na ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At yun na nga mga kabalita na kung saan yung ating mga UP student dito sa Diliman, tila ba warla na o talagang nag-aamok na dahil nga syempre no, sa halos yung iba dyan member doon sa makakaliwang grupo na kung saan nga mga kabalita natin na hindi na napigilan yung pagwawala o yung pambubulabog ng mga, di ba, kontra o ayaw sa pamumuno o sa ginagawa ng ating gobyerno. At tila ba tong mga to, hindi mo alam talaga kung anong gusto ng mga yan. Na kung saan pinag-aaral sila, ito ang nais nila. Yung mag-rally ng mag-rally, di ba, mga kabalita? At yun lamang ang ating naging tampok sa ating reaction video at sa ating balitang reaction dito o sa news reaction natin, mga kabalita natin dyan. At muli ay nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga tumutok at syempre sa mga nanood at nagsosubscribe sa ating channel. At ito muli ang inyong WB hanggang sa muli nating pagkikita, mga kabalita.